isa sa pitong magkakapatid at anak ng isang tricycle driver si Jack Tipora. At para matugunan ang kanyang mga pangangailangan nung siya ay bata pa, siya ay dumaan sa pagbabasurero at kumikita lang ng 30 pesos sa isang araw. Sa ganda ng mga ipinakitang laban ni Tipora dito at sa labas ng bansa, ay hindi mahirap na magustuhan ito ng MP Promotion at mabigyan ng laban sa Amerika. At ito nga ay naisa katuparan noong June 1, 2019 sa naging unang laban ni Jack Tipora sa Estados Unidos. Dito mga bay, ay nakalaban ni Tipora ang isang American boxer na si Jose Gallegos at may kartada itong 16 wins with 12 knockouts at may 6 na talo. Samantalang si Jack Tipora naman, sa panahong ito ay may malinis na kartadang 22 wins with 17 knockouts. Sa umpisa ng round ay pasabog agad ang ipinamalas ng dalawa kung saan ay kanya-kanya nilang ipinapakita ang kanilang mga abilidad sa pagkikipagsagupaan. Walang hip movement ang American fighter mga bay, kung kaya't sa mga counter punches ni El Capitan ay parating nayayanig ang ulo nito. Lagpas kalahati na sa nakatakdang laban at wala pa rin nakukuhang round si Jose Gallegos. Has
being very calculated and demonstrating very good defense as well, evading the ball. They didn't do that. Seems like he doesn't have what it takes to win. No, sure, don't get applied pressure. Inside the Hall of Famer Raymond with that straight left hand. Getting up first. Press right east of Gallegos. Gallego, Tapora starting to open up his offense. Back off the ropes. Now he's doing right now. He's picking his punches, the jab, uppercuts. His angle, baby. You got it. He's still a little more slipping and sliding there. Better as his fight has almost seems like Tapora is seeing things in slow motion and is able to get out of the See, we're saying keep going. Tapora looked over at his corner. Now throw away upon Jose Gallegos. On Jose Gallegos. Gallegos threw a right, but Tapora would not be denied and comes back with a straight left. The action continues right after this, but the right by Tapora, he misses it. Thus far, round number eight, Jack Tapora and Jose Guy continue with Tapora King generalship. He's poised and comfortable. Gallegos all axe bar. It has been. Dad, win the fight. Tapora literally took the but darted and looked right in his eyes. The left hands. And here's the thing, at this position, and he's determined. Oh! There's a pick. Seven knock him out all night, Ray. I mean, Tapora, but I think at this point, you know, he realizes, you know, look, he hasn't done it. He realizes he's got a guy. 50 seconds left. He goes, he hasn't landed more than a little. Right now is the time to dox him and step with the happen. And he's been the captain all night. Five in the ship, a guy. Range. That's it. But it's a deadly pick. Something if you're Jack Tempo better. Now's the time to improve. Back in and start landing his power punches. But through nine rounds, I have it 90-80. Thank you very much, Marcos. But I do appreciate the sportsmanship. In the heart of being the champion. Oh, it's our fight. Knockout streak. Boy, here we go. Diego, so you gotta appreciate that. Get the fight interesting. There's a nice right uppercut by Tapora. Bago pa magtapos ang laban, ay pinakita nga ni El Capitan ang kanyang malamatrix na galawan. Aminadong matibay ang naging kalaban ni Jack Tapora sa Amerika, mga bay. Ganun pa man ay malinaw sa mata ng lahat na ginawa lang punching bag ni Tapora ang kanilang local fighter. At dito rin nagkasundo ang lahat ng mga horado at pabor sa malinis na pagkapanalo ng Pinoy. Sa pangalawang laban ni El Capitan sa Amerika ay natalo ito mula sa isang lever shot sa round 1. At mula noon ay mahigit sa 2 taon nang hindi nabigyan ng laban sa labas ng bansa si Jack Tapora. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.